mga Bourbon, Jael here, and you are watching to my channel. At kung bago ka lang sa channel ko, just make sure to click on the subscribe button. Just click right here. Click here. Just click here. And hit the notification bell para lagi ka updated sa aking mga latest and upcoming videos. First of all, guys, I just want to thank. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo na tumulong sa akin, nag-subscribe, nanood dun sa mga vlogs ko. Kahit ang awkward-awkward ng mga pinagagawa ko, kahit, alam yun, mahiya na lang kayo sa ginagawa ko. Pero dahil daw, nagpapasalamat ako dahil sa mga greetings, sa mga good comments na nareceive ko sa inyo. Umabot siya ng 340 just for 10 days. Thank you so much! Hindi ko akalain na sa loob lang ng 10 araw, makakaroon ako ng subscribers na ganun ka. Malaki na para sa akin yung 340 for 10 days, di ba? Siguro sa lahat ng mga kaibigan ko, classmate ko, siguro mga ano lang sila, 20 doon. Tapos karamihan mga ano na, hindi ko kilala, mga OFW sa Middle East. Hi, kumusta kayo dyan? Mag-ingat mo kayo dyan lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at magandang kalusugan. At sa mga OFW din na katulad ko na vlogger, good luck din sa inyo. Maraming nag-subscribe sa akin ng mga OFW vlogger, karamihan mga domestic helper. So, ayun, mag-ingat po kayo dyan. Ayun, para sa vlog na to, i-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit ako naging vlogger. At ang title ng vlog na to ay 7 Reasons Why I Decided to Be a Vlogger. At para sa unang dahilan kung bakit ako naging vlogger, bigla. The first reason why I decided to be a vlogger is dahil din dun sa mga tao nag-inspire sa akin na mag-vlog is yung mga ibang YouTuber din. Katulad nila Lloyd Cadena, Will Dasevich, sila Baninay, sila Benedict Chua, Benedict Chua. Mimi Yu, yeah. Ayan, mga idol kayo, mga vlogger na yun eh. Wala na inspire ako dun sa mga vlogs nila. Kasi nakita ko na nagsimula din sila sa wala. As in wala, nagsimula sila sa start. Hanggang sa marating nila kung ano yung nararanasan nila ngayon. So ayun, so ako nag-start ako sa ganito lang. Nakita nyo, wala akong ring light. Ang ring light ko yung bintana. Diba? Ayan yung pinaka ilaw ko ngayon. Magkukompleto ko din lahat ng setup ko sa pagbablog. So itong pagbablog is kararin ko talaga. Kasi yung pagbablog, ano eh, kasama siya sa mga dreams ko sa buhay. At isa pa, dahil din dun sa mga kaibigan ko, mga close friends, mga katrabaho. Kasi sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na pag nag-vlog daw ako, susuportahan nila ako. Ang mga vlog ko, papanoorin nila lahat. So, ayun. Basta dahil dun sa mga kaibigan ko na handang sumuporta sa akin, kaya ako nag-vlog. Yun. Doon na tayo sa number 2. At para sa pangalawang dahilan kung bakit ako nag-vlog is para dun sa mga taong hindi naniniwala sa kakayahan ko. Yung feeling nila, yung nahihiya sila para sa akin. Mga basher, basta yung hindi sila naniniwala sa akin na kaya ko tong gawin, kaya ko to umpisahan, kaya ko maging successful. Ayun, dahil sa kanila, papatunayan ko sa kanila na mali sila dun sa pagkakakilala nila sa akin. Mali sila dun sa prediction nila. No, kasi napanood nila yung una kong video, yung first vlog ko. May mga na-receive akong comment, may mga narinig ako na nakakahiya daw yung ginagawa ko, ang awkward. Tapos, ang weird ko daw kasi nagsasalita ako sa harap ng camera, sa harap ng maraming tao, naglalakad-lakad ako sa mall na may hawak ng phone, tapos salita ng salita. So, ayun yung mga taong pinagtatawanan ako. Papatunayan ko sa kanila na mali sila dun sa mga sinasabi nila about sa akin. Una kasi kinikwento ko sa kanila na magbablog ako, ganyan. Sinasabi ko sa kanila na supportahan niyo ako kasi magsistart na ako magvlog. Ang ginagawa nila, tinatawanan nila ako. Alam mo yun, makikita mo sa itsura nila, napaka-poker face. Parang ayaw nilang maniwala na magbablog nga ako. So, papatunayan ko sa kanila na mali sila ng akala. At dito na tayo sa pangatlong dahilan kung bakit ako nag-vlog. Gusto ko to. Gusto ko
ako ang ginagawa ko. Gusto ko yung mga gantong bagay. Yung nare-record ko yung sarili ko, nagdo-document ako ng mga bagay-bagay na pinagagawa ko sa buhay. Kilala ko ng mga katrabaho ko, ng mga kaibigan ko, na kapag meron ako, ng mga classmate ko dati nung college, na kapag may hawak akong cellphone, mahilig ako mag-video, binivideohan ko sila, stolen shot ko sila. Yung mga pangit na ano nila ang pinagagawa. Yung pag nag-aasara kami, sinesend ko sa kanila yung mga stolen shot ko na yun. Tapos naaasara sila. Nagugulat sila. Baka daw marami akong mga, ano, mga stolen shot. Tapos may mga video-video pa ako. Kilala ko ng mga trabaho ko na ganun ako. Na mahilig ako mag-picture. Pag meron kayong mga outing, swimming, ganyan. Mga party. Nagigiyak akong cameraman eh. Panay ako picture, halos yung gallery ko puno-puno ng picture. Tapos lahat ng kasama ko, pinipicture ako. Selfie kami ganyan. Tapos dinadocument ko lahat yun, kinocompile ko. Marami kaming video ng pamakin ko, hindi ko lang ina-upload kasi sobrang tagal na niya. Kasi yung halos ano pa siya, baby pa siya. Kasi simula nung bata siya, andito na siya sa akin eh. Simula 1 year old hanggang ngayon, 7 years old na siya. Marami kaming videos, so medyo luma na yun. Saka yung ginagamit ko pang phone nun is, ano, mababa pa yung resolution. So, hindi ko alam kung ayokong i-upload yun kasi apangat namin na. Mga old days. Hindi pa maganda yung itsura namin nun, kaya parang ayoko. Baka siguro, next time, makikita nyo lang sa YouTube channel ko yung mga video namin, kinumpile ko na. Yung video namin ang pamakin ko. Dahil nga, gusto ko tong ginagawa ko. It's kinda hobby na sa akin. This is my own will. Para mag-vlog. Kasi parang part na siya ng ano, naging part na siya ng buhay natin, di ba? Mag-post, mag-share, oo. Kasi, di ba, pag nag-start ka ng vlog, mag-post ka dyan sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Ako, ano, nung mga information about sa'yo, naging open book yung buhay natin. Kasi nalalaman ng ibang tao, ng mga taong di natin kakilala, kung ano yung mga tungkol sa atin. Kaya nagiging open book yung buhay natin. Pwede na nilang free silang mag-comment, mag-react, mag-dislike, i-bash. Kahit ganun nga, yung social media, wala, nag-decide pa rin akong mag-start ng vlog, maging YouTuber. Wala silang pakialam. Wala akong pakialam kasi sa sinasabi ng mga tao eh. Basta hindi ako naapektuhan kahit anong sabihin ng mga tao sa akin. May ugali ako kasi na kapag ako sinisita, or pag ako pinagbabawalan, binabash, mas lalo akong ginagawa yung mga bagay na ayaw nila. Yun ako, nile-level up ko yung bagay na kinakainisin nila. So dun sa mga bashers na babash sa akin, gagalingan ko para mainis kayo. Dito tayo sa pang-apat na dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog. Gusto ko mang-inspire ng mga tao through my stories, my own stories. Kasi syempre, diba, lahat ng tao unique yan. May kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang hanas sa buhay, may kanya-kanyang pinagdaanan. Gusto ko lang mag-inspire din ng tao. Kung meron man na-inspire sa akin, diba, thank you. At least may na-inspire sa akin. May gusto kong magpatawa, magpangiti, magpa-good vibe sa kanila doon sa mga taong depressed. Gusto kong magbigay ng kahit kaunting smile sa kanilang mga face, sa kanilang mga mukha. Kahit ngiti lang, kahit hindi nahalak ha, kahit ngiti lang, okay na sa akin yun. Kasi, syempre, di ba, hindi nyo naman ako kilala at hindi ko alam kung interesado kayo makilala ko. Dahil sa vlogs ko, makikilala nyo ako simula, kung paano ako nagsisimula, kung anong klase akong tao, ganun. Kasi ako sobrang daming pinagdaanan ko talaga. Bago ako napunta sa ganitong kalagayan, nakapagtapos ako ng pag-aaral, ng college, nakapagtrabaho ako, may stable job ako, masyado akong hyper. Game ako sa lahat ng bagay, lahat ng mga kalokohan, lahat ng mga games, lahat ng trip, lahat pinapatulan ko. Kahit pa awkward siya, kahit pa nakakahiya, lahat ginagawa ako. Hindi dahil sa nagpapapansin ako, wala lang parang gusto ko lang ma-experience yung mga bagay-bagay habang bata pa. Isip ko kasi hindi pa ganun ka-matured. Ewan ko, basta para sa akin, hindi pa ako matured. Pero alam ko naman yung mga tama at mali, yung mga limitasyon, yung mga ganyan. Ewan ko yung mga ganitong activity, para ang saya-saya lang. Kaya parang, ito nagtulak sa akin, nawag-vlog din talaga. At doon na tayo sa panglimang dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog. Ay dahil sa mga tao na to, ito sila. Yan. Mga OFWs, yung mga subscribers ko na 340 in 10 days. Sila yung nag-inspire sa akin para mag-vlog palalo. Na-inspire ko sila na yung mga vlogs ko daw, good vibes, napapasaya sila, maganda yung content ko. Naging dahilan siya para ipagpatuloy ko to. Kasi minsan umabot sa time na parang kakatama, tinatamad na ako kasi ang tagal mag-edit, wala akong time kasi syempre mayroon akong trabaho, hindi ako nakapag-shoot, wala akong lugar, wala akong magandang place, wala akong magandang background, yung mga ganyan.
Pero dahil dun sa mga comments nila dun sa vlogs ko, parang nabuhayan ako o nabigyan ako ng pag-asa para ituloy itong vlogging career. YouTuber career ganyan. Vlogging career ko. Sa mga nag-comment na mga OFWs, yung mga kababayan natin, maraming pong salamat na sa mga comments nyo, sa pag-subscribe nyo sa akin. Tapos sinasabi nila na maging supporter ko na daw sila simula ngayon, ganyan. Hindi daw nila ako iiwanan. Papanoorin daw lahat nila ng vlogs ko. Lahat na napangiti, lahat na na-inspire. Thank you dahil na-touch ko yung heart nyo. Nagustuhan nyo yung mga pinagagawa kong pagbabaki. Yung mga pinagagawa kong mga awkward. Feeling daw nila nasa Pilipinas daw sila kapag pinaparod nila yung vlog ko. So dahil dyan, so papagpatuloy ko yung pag-vlog ko. Thank you so much po. Gagalingan ko pa po at mag-iisip ako ng maraming content na makakapang-inspire sa inyo at makakapagpasaya sa inyo para maibsan yung pangungulila nyo dyan sa pamilya nyo. At ang ating pang-anim ay at ang ating pang-anim na dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog is gusto ko magkaroon ng mas maraming kaibigan, mas maraming kakilala. Kasi diba, through social medias, kahit pa hindi natin sila nakikita, ay hindi natin sila nakahawakan. Through this, diba, nakikilala natin yung isa't isa, pwede naman mag-meet eh, diba? Ayun, nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan through social medias. Tapos nagkakaroon din ako ng mga kaibigan dito sa YouTube dahil sa mga comments nila. Kasi pag nagko-comment sila, so positive talaga. Saka yung mga subscribers ko nga, tawag nila sa akin, friend, a new friend here. Pag sinabscribe nila ako, hi, I'm your new supporters and new friend. Sinasabi nila na kaibigan ko sila, saan ang dadagdagan yung mga kaibigan ko. So, ayun, gusto ko lang magkaroon na mas maraming kaibigan. Kasi, di ba, pag doon nga sa ano natin, sa Facebook natin, di ba, meron tayong mga halos 2,000-1,000 mga friends. Pero hindi na naman natin sila kilala. Pero tinuturing natin sila kaibigan. Pinipindot nila yung ad friend kasi nga gusto ko nila mga kaibigan, di ba? Lalo na kung may mga kaibigan kang ano, ang init. Ang init palad na dito, hindi ko napapansin. Ayun, lalo na kung may mga kaibigan kang mga foreigner, di ba? ang daming nag-subscribe sa akin, mga foreigner eh. Mga taga-Canada. Ang daming taga-Canada, pero buti lang naiintindihan nila yung mga pinagsasabi ko. Ewan ko naiintindihan nila. Pero sinasabi kasi, nagko-comment kasi sila na thank you for, nice content daw. Thank you for sharing. Ibig sabihin, naiintindihan na yung mga pinagsasabi ko, di ba, kahit Tagalog. The more friends. more friends, the more friends. Sayon. Mas marami, mas maganda, mas masaya. Ayun. At para sa huling dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog is, ayun, ayoko na maging hipokrito, di ba? alam naman natin yung kalakaran dito sa YouTube. Na kapag sumikat ka dito sa pag-YouTube, meron tayong makukuhang income, 'di ba? Merong revenues dito. Ito yung pinakahuling dahilan. Pero syempre, dahil nga hobby ko na din yung mga gantong bagay, yung mga pag-video-video, yung mga unang dahilan ko hanggang sa 5. 'Yan yung priority ko kung bakit ako nag-start mag-vlog. Bale yung income. Ayoko isipin yung income na makukuha ko dito kapag ako nakilala, kapag nag-boom yung YouTube, pag nag-boom yung YouTube channel ko. Hindi ko pa iniisip yun sa ngayon kasi nga, yung requirements ng YouTube is 1 year. Kailangan maka 1K subscribers ako in 12 months, bali 1 year. And then, kailangan magkaroon ako ng 4,000 watch hours in 12 months din. So, dahil ordinary yung mga kamay lang tayo. Ewan ko lang kung kayanin ko na ma-reach yung requirements ng YouTube. Siyempre, wini-wish ko din yun kasi yun naman lahat yung dreams ng mga YouTubers, ng mga vlogger na ma-monetize yung mga channel natin, di ba? Kasi pag na-monetize yung mga channel natin, doon na magsa-start na kumita yung paghihirap natin. Doon na magbubunga yung mga pinaghihirapan natin, di ba? Huwag muna natin isipin yung kikitain natin dito. Siyempre, isipin natin muna yung mga magbigay pa tayo ng maraming content, magbigay tayo ng mga videos na pwede maka-inspire ng mas maraming tao. Kasi yung mga ganito, hindi nila aaksayahin yung oras nila kung hindi sila interesado, kung dahil boring lang sila. Kasi minsan dito na nakikita sa YouTube yung
stress reliever nila kasi napapatawa sila, napapangiti sila, naiibsan yung mga paghihirap nila, yung kapagutan nila sa buhay na nababawasan dahil doon sa mga tao, gumagawa ng mga ganitong content. Yun nga yung mga YouTubers nga. So syempre, sino man ang hindi gustong magkapera, di ba? Pero hindi ko sinasabing ano. Hindi man ako magkapera kasi meron din ako sariling ano. Meron ako pinagkakitaan, meron akong trabaho. So ito, ano nga lang talaga to, it's kind of hobby sa akin. Kasi dahil nga mahilig naman ako mag-video-video, nag-vlog na lang ako. Nagmuha na lang ako ng YouTube channel. Para, ano, may stories din yung mga... So sana... Diba, in 10 days meron na akong 340, konti na lang, mag-1K na ako. Ang problemahin ko na lang is yung 4,000 watch hours. Kaya doon sa mga taong makakapanood dito, please, tapusin niyo po yung video. Huwag kayong mag-i-escape. Tapusin niyo po yung video kasi kailangan ko pang ma-reach yung 4,000 watch hours. And this is the end of this vlog. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video na to, just make sure to click on the subscribe button and hit the notification bell para laging updated sa aking mga latest and upcoming videos. Bye! Matawag ka ni Ken Ma!